Welcome to the Articulation Review of the Batman. Hey yo mga Toysers, titignan natin kung mas maganda ba ang articulation ni the Batman kesa sa Batman Unmasked. First off, tignan natin ang mask. Ang gusto ko rito yung mata niya, no? Medyo nagpop up, ayun, no? Kaso nga lang, medyo sa side siya nakatingin. Head can move from left to right, up and down ng konti, pero limited pa rin. Exercise na natin ang kamay, left, umiikot naman, hindi natanggal ang pad. Nabe-bend ang kanyang arm. Lagay nyo nga sa comment kung nagamit niya yung mga silver na yan. Mukhang arrowhead, no? Right side umikot at hindi naputol. Sa kamay niya may butas to hold the bat grappling hook, no? On the chest, you can move it forward, pero medyo limited pa rin. Ayan ang bat utility belt niya. Umiikot ang likod. Let's try the right leg. Nabe-bend naman. Ayan, nabe-bend. And then yung foot niya, yun pa rin. Let's try the left side. Nabe-bend din siya to make the pose. Tingnan natin kung kaya natin paluhurin si Batman. Ayan, ayan. Tingnan natin. Hindi talaga tayo marunong mag-pose. No? Baka in the future, pwede na natin mapose na maayos. Ayan, medyo awkward ang kanyang pose. Siguro itayo na lang natin. No? Tayo na lang natin. Ang kanyang cape, yung dalawa, no, merong patusok. But originally, patusok-tusok ang cape ni Batman. Ito, dalawa lang. All in all, okay na rin to na may mask siya. Pero may mas dating yung unmask para sa akin. And here he is, the Batman from the McFarlane series. Ayan, nakatayo na siya. Itong kanyang pose with the grappling hook. At itong kanyang card. Same lang nang sinasabi, no? Batman is 2 years into his role as Gotham's vigilante. As vengeance. Like, comment, and see you next time, mga Toysters.